So ngayon guys, magluluto tayo ng sosyal na ulam. Ito yung sosyal na mabilis lutuin para sa akin. Ayan, sa akin sosyal talaga to kasi sa ibang bansa na pinanggalingan ko, puro dilata ang ulam ko, itlog, tsaka hindi maintindihan na ulam. So ngayon, after nating i-prepare yung karne, malinis yung karne, i-prepare natin, ilagay na natin yung sibuyas, bawang, toyo, asukal, oyster, yon, calamansi, paminta. Yung iba po, nilalagyan ng laurel. So, ako, ayoko ng laurel, kaya hindi ako maglalagay nun. Okay. I-combine po natin yung ingredients. Haluin po natin, tapos ibabad natin ng 15 minutes. After ibabad ng 15 minutes, handa na natin yung pangmalakasan nating kawali. Yan. Isang taong itinago. Ngayon, gagamitin na natin. Okay? Magpainita tayo ng kawali. After, lagyan na natin ng mantika. Huwag masyadong madami. Hindi po tayo magpaprito ng lubog sa mantika. Yan, lagyan na natin yung karne. Medyo kamayin ko na lang para mas mabilis. Hindi po natin yan piprito na matagal. Lalo na po pag manipis yung pagkakatsap ng karne, saglit lang po ang piprito nito. Gawang magra-rubberize yung karne ko. Kunat. Makunat siya. So, saglit na prito lang po yung gagawin natin. Tapos, hanguin na natin. At ako'y gutom na talaga. Yan, tapos susunod na natin yung next pangalawang batch. No, oras na, nagugutom na talaga yung amo ko. Yan. Ito yung talaga yung na-miss ko dito sa Pilipinas. Kaya ito yung una kong itry gawin. Itinay ko kung kaya ko pang magluto. Kasi baka yung panlasa ko is hindi na okay. Ganun din dun sa pangalawang batch. Ano lang natin? Konting prito lang. Tapos hanguin na din natin. Kasi manipis naman yung karne, so mabilis lang po siya. Okay, kunin natin. Tapos, may natira akong sibuyas, bawang na konti. Ibiprito ko na rin po yun. Isasama ko na dito para maluto. Tapos, yung aking, kunwari ang toppings, iluluto ko rin ng konti. Kaunting-kaunti lang. Tapos, hanguin din natin maya-maya. Yan. Tapos ilalagay ko na rin yung sauce, yung pinagbabara nito, nitong karne kanina. Ilalagay ko na din dyan para maluto na. Yung iba kasi gusto nila ng medyo marami yung sabaw, so pwede nyo lagyan ng tubig. Tapos timplahan nyo na din para hindi na kayo mahirapan mamaya magtimpla. Kasi yung iba, saka nagtitimpla pag may karne na, nilagay na yung karne. So, di yan pa lang sa sauce. Timplahan nyo na para okay na. Matatansyan nyo pa yung lasa niya. Kasi ako, nagreklamo yung boss ko at andaw, wala daw lasa. Yung aking timpla, so dinagdagan ko pa ulit. Nakahiya naman dun. Baka hindi ako sopasahudan. Yan, binalik ko na po yung karne. Tapos, medyo ihaluin nyo lang. Haluin nyo lang ng saglit ng konti. Tapos, intayin yung kumulo.
Yeah, pakuluin nyo hanggang medyo mag lumapot yung sabaw niya. Hanggang lumapot yung sabaw niya, tapos okay na yun. Ready na. Ready na para kumain. Iniintay na lang namin yung aming sinaing. Oh, yan. Ready na. Kakain na tayo, guys. Sa wakas. Ubus ang 2 kilong kanin dito. Amoy pa lang. Teka. Lagyan natin yung ating sauce. Konting sauce lang yung natira. Yan. Nakalimutan ko yung aking toppings ko, no? Yan, toppings. Tapos, sauce ulit. Lagay ko. Yan, ready na. Pwede na tayong kumain. At gutom na po talaga yung aking amo. O, diba? Simpleng luto. Social na po talaga yan sa akin. Upgraded na. Hindi na po sardinas, itlog. Nanawa na ako sa abroad ka, kasardinas at itlog. Kaya dito na muna ako. Okay, tara. Kain tayo, guys.